Hello, 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 hello! Ayan guys, welcome back to another vlog. At pasensya na po kayo at ngayon lang po ako nakapag-vlog uli. Sa ilang linggong nag-stop ako dahil wala na po ako makontent. Kaya pasensya nyo na po, Mga bisanetics ko. At ayan guys, for today's video, ayan guys, nakikita nyo naman, nandito tayo ngayon sa aming farm. At papasilip lang namin ang aming mga tinanim guys, dahil nakakaawa na guys, ilang linggo na, mag-iisang buwan na guys, na walang masyadong ulan na ulan sa aming bayan. At naawala kami sa mga pananim guys. Ayan, nakikita nyo naman mga tuyo, tagtuyot na guys, mga damo lang kanina ang nakita nyo na marami, pero yung aming mga halamang guys, ayan, nakakaawa na guys dahil wala nang ulan. El Nino na talaga sa Pilipinas guys. Ayan, nahirap ang tubig guys. Ayan, nakikita nyo guys, tuyong-tuyo ang lupa guys. Limit na lang umulan, halos isang linggo, isang beses lang umulan. At pag umulan man guys, mahina lang. So naawa kami ngayon sa aming mga pananim guys. Ayan, nakikita nyo naman ang paligid, tuyot na tuyot ang lupa, ang mga halaman guys, ang mga pananim namin. Ayan, tingnan nyo guys, nasusunog na ang mga dahon dahil sa init ng araw. Ayan guys, bali mga disanate, isang pumunta dyan ang aking mga magulang. Umaga po guys, ay nakikita nyo ang dami mga tuyong ng mga dahon, dahil guys, tagtuyot talaga ngayon sa amin. Walang masyadong ulan. Ayan guys, maraming mga, ayan guys, yung mga alaman nila guys, yung mga ano nila, talagang nasusunog talaga sa init ng araw. Natutuyo talaga ang halaman guys sa init ng araw, kaya naawa kami. Hindi naman namin pwedeng diligan yan guys isa-isa dahil ang dami. So ayan guys, yung mga pananim namin dyan ng mga mais, ayan, kawawa guys. Diba nakikita nyo naman, so far lumalaban pa rin sila. Laban lang, huwag kayong bibitaw. Diba? Lumabang kayo kahit papaano, ay sana Lord umulan naman, diba? Oh God, umulan naman please ang mga halaman namin dyan, ang mga pananim namin dyan, ang mga mais. Oh, lumalaban na lang sila kahit wala pang ulan. Patuloy na lang silang nabubuhay guys. Gusto man namin diligan yan, hindi madidiligan namin guys, kasi ang dami nila. Diba guys, isa-isahin namin diligan. Diyos ko, pagod kami at walang tubig. Ayan, mabuti na lang yung ibang aming pananim na, ayan, mga balanghoy, malalaki na siya guys. Pero yung mga halaman niya, yung mga leaves niya guys, ayan, unti-unting na ano, nasusunog ng araw. Natutuyo sila guys. Ayan yung pinya. So ayan yung sili guys, maraming buong ang sili guys. Lumalabang pa rin ang sili namin. Diba? Yan ang gusto ko, yung lumalabang kahit walang ulan, kahit walang dilig ang lupa. Diba? Pero nakakaawa guys. Ayan, bakit pa yan? Walang ulan tapos ang daming damo. So ayan guys, kailangan na namin linisan yung farm dahil madami siyang damo kahit walang ulan. Diba? Umuulan man guys, kaso hindi siya masyadong maulan. Sa isang linggo, isang beses, ganyan. Ayan lang ang ulan sa amin. So ito yung dwarf namin, coconut dwarf. Ayan, malaki na siya guys. Tumutubo na, kailangan lang niyang linisan paligid dahil madami ng damo. Kailangan siyang malinisan ang paligid para hindi mag-agawan sa nutrients. So ayan guys, hanggang doon madamo na po siya guys. Kailangan na po siyang linisan. Bakit ang damo ang bilis tumubo? Diba, mga halaman namin na pananim, mga prutas na pananim, ang tagal tumubo. Itong mga damo ang bilis-bilis. Ilang ulan lang, isang beses lang ulang, ganyan na sila guys, ang dami ng damo. So ayan guys, Diyos ko, ito pa yung isang naming dwarf coconut. Ayan, malaki na rin siya guys, sa awa ng Diyos. Ayan, lumalaban pa rin sila guys, kaya kailangan nilang lumaban para sa kinabukasan, di ba? Ala, yung ibang mga pananim dyan natakpan na. So ayan si Father guys, di ko alam kung naglilinis si Father ng mga damo dyan. Inaayos lahat ng mga pananim guys, kasi ngayon lang sila dumalaw uli guys sa aming farm dahil sobrang init guys. Hindi talaga kinakaya ang init, sobrang wala ng init. Kaya pagdating nandiyan ng aking mga magulang ay umaga na lang sila guys, sumupunta dyan dahil ang init-init paghapon na.
pagtanghali. Dati tanghali sila pumupunta dyan. So ayan guys, yung isang pananim namin na frutas. Hindi ko alam kung anong klaseng prutas yan. Lumalaban talaga siya guys. Ayun, balik tayo doon sa sinabi ko. Dati, pumupunta dyan sila nanay ng ano, mga alas 11, alas 10, okay pa ang panahon, hindi siya masyadong mainit. Ngayon guys, sa umaga na sila pumupunta dahil sobrang init na. Alam mo na may mga parents ko, mga matatanda na, kaya hindi na nila kinakaya din ang init ng panahon. Sobra talang init guys. Ayun yung mga mais namin guys. Kawawa naman. Hindi na sila tumubo guys dahil wala nang ulan. Pero yung bilanghoy namin matatagal na kasi iyang, kaya malalaki na siya guys. Sana marami siyang bunga sa ilalim. Diba? Marami siyang makuhang bunga. O bakit dito may sinunog? Nagkaingin. So ayan guys, nakakaawa yung mga pananim namin dyan guys. Wala kaming maidilig dahil walang ulan. Sa ulan lang kami umaasa guys, kasi wala naman tubig talaga na umaapaw. Ay, ito yung ano, orange guys. Buti tumutubong orange dyan, diba? Ayan yung orange. Naninilaw na yung mga ano niya, laman. Yung mga leaf niya, naninilaw na. Hindi na rin kinakaya ang init ng panahon at ang araw dyan guys. Ayan yung mga bilanghoy guys, malalaki na rin. So far lumalaban din ang mga bilanghoy, diba? Laban lang kayo para sa amin, diba? So may mga anaw, ayan. So ayan kabuhuan guys ng mga pananim doon, nakakawat dami.